Arestado ang isang security guard matapos mabaril ng lalaking palaboy sa Quezon City. Giit ng suspect, pasaway ang biktima at tinangkap raw siyang saktan nito. Nasa frontline balitang yan, si Ian Suyo. Namimilipit sa sakit ang lalaking yan sa harap ng isang kainan sa Quezon City kahapon. May tama siya ng bala ng baril sa tagiliran. Ang suspect sa pamamaril, gwardiya ng nasabing establishmento. Ayon sa pulisya, nakaalitan ng lalaking palaboy ang security guard. Nasitaumano ito dahil ayaw umalis sa parking ng kainan. Tignan natin, akmasanang babatoy ng bato yung suspect. At agad naman bumunot tong suspect at pinaputukan tong biktima ng tatlong beses. Tingnan tayo dyan ang reaksyon ng ating Ka-59 na si Body General Articulo Uno about dyan sa kanyang senaryo na nangyari. So which is latest lang yan, mga idol. Na-involve yung ating 59 dyan sa video. Nakabaril siya ng isang palaboy dahil makulit yung palaboy. At ang reason niya is nadidepensa niya lang yung sarili niya doon sa pamamato. Which is yan yung naman tinuturo natin, mga idol, na kumbaga hindi sapat na dahilan na maging banta sa buhay mo yung pamamato ng tao, di ba? Para gamitin mo yung firearm mo. Kumbaga, ang bato, i-compare mo sa firearm mo, is napakalayo ng diferensya. Napaka-powerful ng firearm natin, mga idol. Kaya hindi siya, kumbaga, akma dun sa depensa na gagamitin mo sa, kumbaga, attacker. Kasi ang gamit ng attacker is bato lang. So, ngayon, pwede natin siya kasi iwasan, mga idol, yung bato. Diba? Ang pwede lang maikos nung ano, palaboy na yon is makadamage ng property na binabantayan natin. So, yon, mga idol. So, maliwanag sa senaryo, mga idol, na pikon yung gwardiya ng 5-9 natin dahil nga makulit yung palaboy. Ngayon, siguro hindi niya na-control yung sarili niya, yun, nagamit niya yung firearm niya. So, which is mali, mga idol. Napakamali na action natin, mga idol. Unang-una, bibigyan ko kayo ng idea, mga idol, sa mga ganyang senaryo. So, ang sahod natin, mga idol, is magkano lang. So, ang purpose natin dyan, mga idol, sa mga hindi nakakalama, dyan sa establishment kung saan tayo naka-assign is deterrent, for deterrent only. Kumbaga, hindi tayo kumbatant, hindi tayo nilagay dyan para gamitin yung firearm natin sa mga ganyang tao. Diba? Panakot lang tayo sa mga nagtatangka dyan sa establishment natin. At saka huwag tayong magpakabayani, huwag tayong magtapang-tapangan, mga idol, sa ganyang nakaka-encounter ng mga ganyang tao. Kasi nga, mga idol, perwisyo ang abutin mo. Kumbaga yung pamilya mo, kumbaga habang buhay magdudusa, samantalang yung establishmento, yung agency mo, bukas may kapalit ka na sa mga hindi nakakaalam para maliwanag sa inyo. Hindi sila magsasakripisyo sa kawalan mo sa ginawa mong aksyon. Diba, magdudusa ka, sila, bukas mayroon ka ng kapalit. Never na mag-engage sa mga ganyan. Kahit nga yung naparangalan yun sa lumaban din sa isang sa mga hold upper. So, which is naging magandang resulta kasi hindi siya natamaan. So, pero para sa akin, sa mga ganung scenario, so huwag tayong mag-engage sa ganun mga scenario na mga alanganin, mga idol. And then isipin natin yung pag nagputok tayo, pag maban yung pinutukan mo or mga magnanakaw or hold upper, sino ba mga tatamaan? Ikaw lang ba? Ikaw lang ba ang tao dun sa lugar na yon? Pwedeng maaaring marami yung madamay. So, yun, isa yan sa ina-anticipate natin. So, yan, para maliwanag sa yung mga idol. Kaya, hindi na tayo kailangan laban ng basta-basta. Kung kumbaga, gusto mo lang patunayan na matapang ka, so hindi ganun, mga idol. At once na natsambahan tayo, wala na, tapos na. Bukas may kapalit ka na dun sa pisto mo. Magkano lang yung sahod mo para itaya mo yung buhay mo. So sa mga hindi nakakaalam, deterrent lang po tayo dyan, panakot lang tayo. Hindi tayo kumbatan, hindi tayo trainain or nilagay dyan para labanan yan. So mali po yan, pananaw nyo sa mga ganun. Sakaling lang, may nasukul ka na, wala ka ng ibang opsyon. Di ba? Para iligtas yung buhay mo or iligtas yung mga tao dyan sa establishment o pinagtatrabahoan mo, wala ka ng ibang option kundi lumaban para mailigtas sila. So yun, pero kung may option ka pa na i-safety yung buhay mo, so yun, dun lagi tayo, mga idol. So ngayon, mga idol, yung self-defense, maraming yan lagi ang nire-reason. So ang self-defense, mga idol, ulitin natin, dapat may pag-atake gamit yung mga weapon na pwede mong mawala yung buhay mo pag hindi mo siya kinontrol or ginamitan ng firearm mo. So which is yung bato is pwede mo iwasan yan, bato. Di ba? Pwede mo ilagan. Kaya hindi appropriate yung action mo na gagamitan mo yung bato ng firearm mo. Maliban na lang kung nasukol ka na at tahampasin ka sa mukha.
wala ka na ano, kung buka talagang ano na yun. Kumbaga, delikado ka na nun kung sa ulo ka na hahampasin ng bato, andyan na sa harap mo. Pero ganong sitwasyon na nasa balita is iba, kumbaga nagkaroon sila ng kumbaga argument bago nangyari yung ano, which is ang ganong sinayo yung mga idol sa mga pwede natin, hindi nyo na-control yung mga ganyang tao, tawag kaagad kayo sa mga nearest barangay, kaya kayo kukontrol niyan. Kung hindi natin kayang kontrolin, sa kanila natin itawag para sila mag-control ng ganyang senaryo. Kasi barangay nila yan eh. Kumbaga, responsibilidad nila yan, yung katahimikan ng barangay nila. Kaya kailangan aksyonan nila yung mga ganyan. Hindi tayo ang mag-engage sa mga ganyan pag hindi natin kaya kontrolin sa pakiusap. So, itawag natin sa barangay. Kaya napaka-importante meron tayong mga hotline. Yan dapat ang unang alamin natin at yan yung unang aksyon natin sa mga emergency situation, na tawagan yung mga hotline na yan. Dapat meron tayong Bureau of Fire, Police Station, tawag dito, barangay, hotline, kasama na dyan yung Maynila, pati Meralco, kasama na yan dyan sa mga hotline natin. Kasi nga pag may mga problema sa electricity sa Maynila, so kasama yan dyan sa alam natin na andyan dyan sa malapit sa area natin or malapit sa nakapost yan sa malapit sa telepono. Para in case of emergency, madali mo sila ma-access. So yon, hindi tayo yung mag-engage sa mga ganyang tao, mga idol. Kumbaga, control lang tayo. Crowd control. Kumbaga, peacemaker lang tayo, hindi tayo yung magsisimula ng gulo. So, yan yung purpose natin bilang security guard. Diyan sa establishmento nating binabantayan. So, yung ginawa ni Sir is, malabo yun mga idol na pumasok siya sa self-defense. Sa akin lang ha, pagka-analyze ng sitwasyon. So, and then, hindi tayo, wag tayo gagawa ng ganyan mga padalos-dalos mga idol, kasi yung mga agency, security agency, nako, kasban lang yung ibibigay sa'yo. Kung hindi mo pa yan i-media, i-reklamo sa ano, di yan magbibigay ng mga ayuda. So, hirap, mahirap mga idol. Kasi ang sagot nila dyan is, kumbaga, hindi kakawalan sa kanila. Kasi bukas may kapalit ka ng daming aplikante. Kumbaga, liability na yung ginawa mo. Yung action. Kumbaga, magiging liability ka na nila. Kaya, kumbaga, hindi sila basta nagsusuporta sa mga ganyan. Na, kumbaga, mali yung hakbang na ginawa ng security. Kahit nga tama, at na-damage yung gwardiya. So, mahirap sila palabasin ng pera. Sa totoo lang mga idol, marami na akong na-experience na ganyan na mga nangyari. So, sa katagalan ko sa security industry. So, yun. Mga idol and followers, sana may natutunan kayo sa video na to. So, maraming salamat sa iyo, Buddy Articulo Uno, sa pag-encourage sa akin magbigay ng reaction dyan sa video na yan. So, thank you mga idol and followers.